Martes sa ika-apat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. John 10, 22 to 30. Bakit kaya ayaw maniwala ng mga Hudyo kay Jesus? Dahil kaya napakahirap sundin ang kanyang mensahe? O baka meron silang mga ugaling napakahirap bitiwan? Tayo po, hanggang saan tayo handang maniwala kay Jesus? May mga kilala po tayong mga tao na sobrang nakaranas ng paghihirap noong sila po ay sumanib sa ating pananampalataya. Nawala ng maraming kaibigan at hindi na iginalang ng mga dati nilang mga kasamahan. Pero dahil dito, mas marami naman silang natanggap na biyaya. Sa kabila po ng mga pag-uusig, ay natagpuan nila ang kasiyahan sa katotohanan. Sila po ay ginantimpalaan naman ng pusong puno ng kagalakan sa tinanggap na biyaya mula sa Diyos. Hindi po nagpatumpik-tumpik si Jesus sa pagpuna sa kakulangan ng paniniwala ng mga Hudyo. Hindi niya binago ang kanyang mensahe. Pinaalalahan niya sila tungkol sa kanyang mga ginawa, mga himala kagaya ng pagbuhay sa mga patay, pagpapagaling sa mga bulag at sa mga may karamdaman, pagpaparami ng tinapay, at iba pa. Pinanindigan niya ang kanyang misyon na ipinagkaloob sa kanya at sinabing kung hindi man sila naniniwala sa kanyang mga salita, dapat maniwala naman sila sa kanyang mga gawa. Totoo po ang ating mga gawa ay mas makapangyarihan kaysa sa ating mga sinasabi. Bilang mga Kristiyano, isinasabuhay ba natin ang ating mga pinaniniwalaan? Ito po ang tanong. Magiging kapanipaniwala lamang ang ating mga salita kung isinasabuhay natin ito. At magiging tunay tayong mga tagasunod ng Panginoon. Bagamat marami po sa mga Hudyo ang hindi naniwala kay Jesus, marami rin naman sa kanyang mga tagasunod ang naniwala. Isinuko nila ang kanilang mga tahanan, kapatid, mga magulang, mga ari-arian, alang-alang kay Jesus at sa Ebanghelyo. At dahil dito, pinangakuan sila ng buhay na walang hanggan. Ang paniniwala po kay Kristo ay nangangahulugan ang pagsasabuhay ng Ebanghelyo. Pagsunod sa Kanya kahit na po sa panahon na magsakripisyo tayo at kahit na usigin pa ng iba. Ito po ay magiging kapakipakinabang. Ang lahat ng ginagawa natin sa lupa ay magiging mahalaga kung gagawin natin ito alang-alang sa pagmamahal natin sa Panginoon at sa Kanyang bayan. At tanggapin po nating magagawa lamang natin ang mga ito sa pamamagitan po ng biyaya niya. So, ipanalangin po natin na sana po bigyan tayo palagi ng inspirasyon ng ating Panginoon at lakas ng loob na ang kanyang aral ay ating isabuhay. Magandang araw po at pagpalain kayo ng Poong Ay Gapala.